Okay, ngayon ay get data from a database tayo. Sa same file, dito pa rin tayo. Okay, so get data from a database. So, Microsoft Access Database. Marami siyang pagpipilian. SQL Server. Ito pa nga sa prior file. Pwede yung JSON. XML from folder. So, from folder ay pag mag-import na tayo ng sobrang daming iba't ibang Excel files, then hanapin niya yung folder, then titingnan niya yung mga files doon. So database, okay. So pwede din yung SQL Server database, siguro pang local lang to, or pwede rin namang ano yung nasa web na talaga, so remote SQL Server. So nga mapag-aaral yung ano sa remote talaga. Microsoft Access Database. Ito yung maghanap tayo ng Access Database dito. Yung kami meron. Ito ko pang serve database dito. Oracle, MySQL, Postgres. So, na-site na ako. Mag-SQL ulit ako ngayong pagkatapos nitong Excel na ito. Mamasterin ko muna SQL, then pa-Python ako. May na-try akong ano, Azure SQL Database dun sa online course na pag-import ako ng data doon. Pero same lang din naman siya, may ine-enter siyang ano eh. May ine-enter siyang mga password. So server database. Then pag nilagay mo yung server and then yung mismong pangalan ng database, magpa-prompt siya ng username and password, mga ganun. Kaya parang optional din yung username and password. From access database lang muna tayo. And maghahanap tayo dito. Online courses, siguro meron dito. Love. Ito, demographics. So, please wait while I establish a connection to demographics and dito. Medyo matagal ang pagkoconnect. Muna ako. Matagal siya. Ano pa bang mga susunod na gagawin natin? So, get data from web. Ito nakukuha dito. Pwede rin pala sa GitHub. Ay, okay. Siguro ang dami na pala itong ano. Marami-rami din palang roles to. Ayoko. Hindi ko alam kung sa ilang libo yung rows dito, kaya yata sobrang tagal. Pasko. Ayun. Pasko sa akin. Unexpected error. No. So, close lang muna natin to. Tingnan natin yung mismong problem niya. Natin ko. Ah, okay. Bakit wala na ba to? Bakit may security warning dito? Okay. Konti lang naman siya. Ikaw lang ako nag... Bakit nag sa security warning siya. Try ulit natin. Same lang naman din siya. Hindi siya nag... May isa ko dito ang database. Isa. Tingnan ko sa... Try ulit natin mag status on my course. At hindi ma-import yung data. Tingnan ko nga itong
Rockfish na to. Rockfish pa nga pala ako dito. At least hindi siya hindi nag-prompt na security warning dito sa iba. Ayun. Tingnan natin. Loading pa. Padal naman. Tingnan lang natin siya. So, ayun. Nag-load na siya. Hindi mo natin, wala din naman tayong itatransform dito kasi tama naman yung format. So load. Matic na magiging table siya. ₱18,000 pala to. ₱18,500. Almost. So yun, para sa pag-import ng data from database.